Hi everyone, please like and subscribe to my channel. Thank you. Hi guys, hi everyone. Hi mga kainday around the world. Guys, may napanood lang ako ngayon na regarding kay about sa involvement ng teacher as a student. So, ito guys kasi YouTube channel ni Sir Rafi Tulfo. Gusto ko lang magbigay ng comment or reaction guys. Magre-react lang ako regarding this. Regarding here. Okay, yung mga mahilig manood ng Rafi Tulfo in action, ito guys. Ang ano, sa sakit ng ulo niyo talaga, ang debate ni Idol at isang school principal. Okay guys, nakakainis. Ang dami nang nakaka. Okay. So magbigay lang ako ng reaction guys regarding sa involvement ng teacher at saka estudyante. Bakit kasi yung mga teacher, may mga teacher ngayon, hindi naman lahat. Hindi ko lahatin guys kasi hindi lahat ng mga guro ay na-involve sa immoral na bagay. Okay? At saka hindi lahat ng mga principal naman ay mga konsentidor. Gaya niyan, panoorin nyo na lang guys yung debate ni Sir Rafi Tulfo at saka yung principal kung saan nagtuturo ang isang guro na na-involved sa dalawang bata na parang nagme-message daw guys yung teacher sa mga dalawang bata na pinapapunta siya sa place niya to do something silly. Alam nyo na guys kung ano yung something silly na he's trying to tell to the two boys, two students. Okay, maybe he's trying to do some, I don't know. So, yun guys, nagsumbong yung parents ng mga bata kay Sir Rafi Tulfo. At yun, yung teacher, yung principal naman, kina-cover up niya guys ang guro niya. Kasi alam naman niya na ang guro sa school na yan ay nakagawa ng mali. Pero bakit ganun guys? Parang pinoprotektahan pa ng principal ang mga gurong involved sa mga immoral na bagay, mga immorality. Guys, oo, hindi naman lahat, pero may mga teacher na ganun, maybe 20%, 10%, I don't know. Basta may mga teacher na ganun guys na na-involved sa mga ganyang bagay. So, kahit ako man, bilang ina, kung ganun ang gagawin ng isang guro sa aking anak, manggagalit iti ako ng bonggang-bongga guys. Magagalit ako, ewan kung anong magagawa ko sa teacher sakali. Pero alam nyo, sayang yung mga pinag-aralan ninyong mga teacher na na-involved sa mga ganyang bagay. Yes, we are not perfect, pero meron tayong ano eh, may binigay ng Panginoon sa atin na freedom of choice. Kasi yung ginagawa nating mga ganyan is yung pansarili, mga selfishness na yun eh. So, sayang yung pinag-aralan ninyo, mga lisensyado kayo, mga teacher, may mga trabaho kayo, you're so lucky, may mga nakapasa kayo ng board, wow, that's perfect. Meron kayong mga license, nagtuturo na kayo at the same time, tapos na-involve pa kayo sa mga ganyang bagay. Di ba kayo nahiya guys na nire-represent ninyo yung mga school kung saan kayo nagtuturo at kayo, bilang isang second parent, kaya nyong gawin yan sa mga estudyante ninyo. Hindi naman lahat guys, pero may mga ganun bagay. Nakakainis kasi yung ano eh. Yun yung ano, ewan, lahat ng nakakainis, nakakagalit. Alam nyo ba, yung sagot ng principal doon, halata mo eh, na pinoprotektahan niya yung teacher niya kahit na-involved na sa mga masamang, yung mga ganun, na he's not a good teacher, he's not a good model to the students, I should say. Yung ganung klaseng teacher, hindi pwedeng maging teacher kasi hindi siya magiging modelo sa mga estudyante. Nakakahiya, pati school mapapahiya guys kung may involve kayo sa mga immorality na bagay. Okay guys, so yun na lang magiging reaction ko guys. So, kung kayo ay nabigyan ng pagkakataon na naswertehan ninyo na meron kayong trabaho guys na gagamit niyo yung pinag-aralan ninyo, do it wisely guys. Gamitin niyo sa tama. Okay? Enjoy your work. Huwag kayong ma-involve sa mga ganung bagay. Kasi nakakahiya guys, nakakahiya sa pagkatao mo. Sayang yung lisensya mo na hawak mo. Kung ikaw naman na teacher ay na-involve sa mga immoral na bagay. Okay guys, so thank you for watching. Yung mga bago pa lang na napadpad sa channel ko, please like and subscribe. Paki-share na rin sa mga friends ninyo. Thank you so much and bye-bye!